Hello, mga kapatid! So, nandito tayo ngayon sa South 2 Residences. Ayan, kung saan located siya sa Las Piñas City, katabi ng SM South Mall. Ayan, so, ito po yung pinakabagong pre-selling project ni SMDC here in Las Piñas City. So, on our previous videos, na-feature na namin si Light 2 Residences and si Gold City. Ngayon naman is nandito tayo sa South 2 para naman i-tour namin kaya sa on-site and sa showroom na rin. This South 2 Residences is located siya, is strategic. Mayroon tayong mall dito. Ayan ang mall. At nandito si South 2 Residences. So yung location ng South is mayroon dito mga infrastructure development sa area. Isa na dito yung Skyway Expansion Project. Second is yung Manila LRT 1 Cavite Extension Project. And then yung third yung C5 South Link. So medyo marami pang development ang mangyayari dito sa Las Piñas City. And alam nyo ba, SMDC hailed as the best developer in this year's Property Guru Asia Property Awards. Okay. Congrats SMDC! Congrats investors! At tara, samahan nyo na kami at itutour na namin kayo sa showroom. Let's go! So, nandito na tayo ngayon sa loob ng showroom. Ayan, at ipapakita na namin sa inyo itong South 2 Residences, one bedroom with balcony, deliverable unit. So, ito siya. Ito yung kanyang layout, unit layout, na meron siyang unit area na 25.13 square meter. Ayan. So, pasukin na natin yung loob ng unit. Ayan. So, upon entry, ayan, makikita natin agad yung ating kitchen area. Ayan yung kanyang itsura. Review muna natin. Ayan. Sa kitchen is salt and pepper granite countertop. So, here. Ayan yung itsura. With sink and faucet. And then, meron tayong overhead base cabinet. So, this one. Tapos bukod dito, meron pa dito. Ayan. Meron din tayo sa ilalim yung grease trap. Here. Ayan. And then here sa katabi niya, meron pa tayong space for anything na pwede niyong ilagay. Mga detergent. Ayan. Mga panlaba. Alright, here naman sa toilet and bath. So here, meron tayong water closet. And then, lavatory here. And then, we have the soap holder. And then, yung meron tayong facial mirror. This one. Then, meron tayong tissue holder. And here. And then yung meron tayong shower assembly fixtures. So, ayan siya. Ayan yung mga kasama sa deliverable unit. Alright. So, here naman tayo sa windows. So, yung windows is aluminum. So, you see. Ayan. Okay. Alright. And then yung doors ng bedroom. So, this one. Is laminated wood door here. And then doon naman sa main, laminated wood door din siya, but with fire rated. So dito yon. Dito yon. And then yung floor finishes, ceramic yung tiles. Ayan, ganyan. Nakita niyo yung tiles. Ayan. Kasama siya sa unit kapag na-turn over sa inyo. Tapos yung wall finishes niya, here sa bedroom, painted yung finish niya. Yes, pinintaran lang siya ng white. Yes. Same lang din sa living, dining, and kitchen. Mm-mm. And then sa toilet and bath naman, ceramic yung wall tiles. Yan. Okay. Ito, ito yung sa toilet. Ganito yung tiles niya. Ayan. Then 1.8 meter shower and non-shower area.
Pwede niya nilagyan siya ng partition dito sa ating shower area at yung ating toilet. Ayan. Pwede niya lagyan. Connection, meron tayong, ayan, may kasama tayong switches. May kasama tayong switches. Then dito naman is yung ating sockets or outlet. So dito side na to, sa kitchen area, pwede kang magtayo ng or maglagay ng refrigerator at oven. Yan, malapit na malapit lang siya sa socket, sa ating outlet. Then this side naman, meron din tayong socket pa dito para if in case na gusto mo maglagay dito ng television. Yan, pwede kang maglagay dito ng television, ng radio, kahit na anong set dito na kailangan kuryente. Yan. And this side naman is pwede kang maglagay ng sofa mo kung gusto mo. Ayan, meron din tayong available outlet dito. And yung partition natin, kahit kung ano siya baguhin, okay lang yun. Magagamit na rin siya. Papunta na sa bedroom. Ito yung kanyang sliding door. Ayan. Then pagpasok mo, dito na pwede maglagay ng kama, syempre. So, ito yung ating bedroom area. So, nasa sa inyo naman yung lagay yung double deck para mas mamuwag yung area. Pwede naman. Then, ito, pwede rin natin tubuksan. Ayan. Pwede ko rin maglagay ng aircon dito. Ayan, pwede rin. So, dito naman is yung ating balcony. Ayan, dito sa balcony, ayan. Ganito siya. Ito yung railings natin. Ganito siya ng pad. Ayan. So, actually, pwede ka rin itong maglagay ng stand para maging sampayan mo. But, hindi dapat lalagpas dito sa ating railings para hindi siya pangit tignan sa labas. And kung halimbawa naman ang pagkagising sa umaga, gusto mo mag-coffee, ayan, pwede ka magpunta dito sa balcony, pwede ka rin maglagay ng upuan dito. Ayan, tingin ko na sa amenities, kung ito yung view mo, amenity view. Or kapag gabi naman, stores, kung meron man, diba? So, ayan, so ganyan yung tsura ng ating deliverable unit. So, ibig sabihin, ito yung actual na unit na ito-turn over sa inyo kapag kumuha kayo ng one bedroom with balcony dito kay Southco Residences. So, ngayon, punta naman tayo sa kabila, sa ating upgraded unit. So, ayan, nandito na tayo sa ating upgraded unit ni, actually Southco. This, ano, is combined unit na. So, ibig sabihin ng combined unit is dalawang unit binili niya, then ginawa niyang isa lang, pinagsama niya, para mas malaki yung area. So, dito na mapagpasok, dito sa ating deliverable unit ng Southco, makikita mo yung ating lavatory at yung toilet and bath. Ayan. Ayan ang kanyang itsura. So, yan yung mga pwedeng design na pwede mong gayahin if in case gusto mo ng medyo modern style. Then, dito naman sa ating kanan is makikita mo yung cabinet. Ano tawag ito? Hindi siya cabinet eh. Sliding. Sliding cabinet. Oh, wow. Oh. So, ayan. So, maganda yung may mirror tayo sa may mirror kapag medyo maliit yung unit para mas maluwag yung ating unit. Ayan. So, pasok tayo dito. Pasok mga suke. Giniagawa ko yung mind na lang po. So, ayan. Ito naman yung study area. So, since dalawang unit kasi siya, so medyo mas malaki yung space niya. Compared. Pero kung sakaling isang unit lang naman yung gusto nyong bilhin, hindi natin afford, so pwede nang itong area na to is gawin ninyong dining and living area. Yun. Mm-hmm. Then dito na lang is yung the side is maglagay kayo ng kama para sa inyong bedroom area. So ayan, pasok tayo dito sa kabila. Ito na yung second unit. Ayan. So meron siyang partition. May sliding door dito. Ayan. Para if in case na gusto mong isara, syempre privacy sa ating bedroom. Ayan. So, ayan, yan yung kanyang partition. So, ito naman yung ginawa nilang living area. Ito, may sofa, may TV, cabinet. At dito naman is yung ating dining area. So, ganito siya. Yung maganda yung kanyang pagkaka-interior, di ba? Napaka-modern. So, dito naman, ito na nga yung sinasabi ko. Ito, kung sa isang unit, bumili ka ng isang unit lang, so ito lang siya. So, dito mo pwedeng ilagay yung iyong refrigerator and yung oven mo kasi may socket na dito. Okay? So, dito naman, ito yung kitchen area. Sa deliverable kanina, is very plain lang siya. Ngayon, may interior na rin siya. So, ito yung mga cabinet at dagdagan na rin yung cabinet. Pwede naman. So, yun.
dressed up unit ng South 2 Residences. So ngayon, dako naman tayo sa question and answer portion. So ano, ito yung mga usually na ini-inquire ng ating mga clients. So ano ba yung, Miss Angeli, ano ba yung fini-feature or project features ni SMDC? Ayun. Dito kay South Residences, South 2, is meron 2 passenger elevators and then 1 service elevator per tower. And then may 2 fire exit area, then stairs per tower. And then merong automatic fire sprinkler system, merong centralized mail room per tower, and then centralized garbage collection and disposal system. And then merong standby generator set for the common areas. And then power will be provided by Meralco. Water will be provided by Maynilad. And then CCTV on perimeter area, amenity area, lobby, and all floors. And then meron tayong 24/7 security. Alright. So alam nyo ba na isa sa mga features ng isang condo unit na ina-offer is yung security. Compared sa mga bibili ka ng house and lot, kailangan mo pang mag-rent or mag-hire ng guard para lang masabi na secured yung area mo, di ba? So, dito sa condo unit is, hindi mo na kailangan mag-hire ng tao para lang may magbantay sa unit mo. Yes. So, ayun. Safe na safe kang aalis ng unit mo, safe na safe ka rin at secured ka at panatag ka na pag uwi mo sa unit mo is nandun pa kung ano yung iniwan mo. So ayan, nasagot na natin yung project features ni South 2 Residences. So right now, itatanong naman natin is kung ano-ano ba yung mga landmark na malapit dito sa South Mall, sa location natin. Alright, so schools, malapit dito ang San Beda College, University of Perpetual Health College, Southville International School, De La Salle Zobel Alabang, and then yung FEU Alabang. Ay, mga malalaking school, yes, dito sa around Alabang lang. So, malapit na kasi Los Piñas sa Alabang. Mm-hmm. So, aside from school, meron ba tayong mga hospital na pwedeng puntahan? Yes, malapit to sa Los Piñas Medical Center, 1.6 kilometer lang. And then Perpetual Health Hospital, 3.4 kilometers. Asian Hospital, 5.2 kilometers. And then yung Alabang Medical Center, 5 kilometers. Aside from hospitals and schools, ano pa ba yung mga commercial centers na pwede nilang puntahan? Alright, malapit din to sa Robinson's Las Piñas, Alabang Town Center, Festival Super Mall, Vista Mall Las Piñas, and Evia Mall Alabang. Alright. And ngayon, Miss Angeli, paano kung sakali si client? Ayan, kinontak na tayo, gusto magpa-reserve ng unit. Ano-ano ba yung mga kailangan na requirements, necessary requirements para makapagpa-reserve ng unit? Mabilis lang, madali lang mag-reserve ng unit kay SMDC. Fill up na yung reservation agreement. Yung reservation agreement is makukuha nyo rin sa amin. And then, 2 valid IDs and reservation fee of 25,000. Alright, so tatlong requirements lang makakakuha ka na agad ng unit kay SMDC. Kapag kay SMDC kayo bumili ng property, sure kayo na mag-i-increase yung appreciation value ng inyong property. So, bakit kaya dito sa South 2 Residences is nag-i-increase yung value ng ating property? Yan, meron kasi mga infrastructure developments dito sa area. Una na din yung Skyway Expansion Project. And then yung second, yung Manila LRT 1 Extension ng Cavite. Then yung third is yung C5 South Link. Okay. So, marami pang development ang dinidevelop dito sa ating area. That's why, habang tumatagal siya, is mas lalong lumalaki yung property ni SMDC. Yung property, nag-appreciate yung value. Value appreciation. Ayun. So, ano-ano nga ba yung mga amenities na meron dito sa South 2 Residences? So, if a-flash ka na ng Genesis screen, yung mga amenities ni South 2 Residences, tulad nitong gate and guardhouse, ayan. Then, meron din tayong grand lobby. So, ayan, makikita ninyo yung ating grand lobby. Of course, meron din tayong function room. And gazebo and swimming pools. Ayan. So, ang gara, diba? Napaka-elegant ng amenities ni SMDC. Pinapakita ko na lang din sa inyo para na-visualize din ninyo kung ano ba talaga yung magiging itsura ng ating finished structure. So, meron ding tip na i-share sa inyo si Miss Angeli. Ayun, share ko lang yung CAGR or yung tinatawag natin na compound annual growth rate ni South 2 Residences. Noon kasi, ang value lang dito is nasa 86,000 per square meters.
But now, nasa 150 na. So imagine, halos half na nung price niya noon, yung price niya ngayon. So parang dumoble na. So what if pa kaya kapag ka medyo nagagawa na yung projects ngayon kasi na parang nasa parang groundbreaking pa lang, nakabakod pa lang, paano pa kaya pagka nauumpisahan na siya, nakikita na siya sa ano, malapit na yung turnover niya, and then yung mga project na i-develop pa dito sa area is matatapos na, so mas tataas pa po yun. Habang ginagawa yung, so ibig sabihin nito Miss Angeline, habang ginagawa yung project, tumataas na agad yung kanyang value ng property. Yes, yes, yes. Lalo na kapag patapos na yung mga project development sa area. Oo, kasi mas lalo pa siyang mas nagiging madali yung mga ways natin papunta ng Manila, papunta ng Calabarzon, so mas nagiging madali yung access natin sa kanila. Yan. Miss Angeline, pwede ba natin bigyan ng sample computation yung mga viewers natin, your possible clients natin in future? So, yes. So, here, for example, yung South 2 residences, one bedroom with balcony na may 25.13 square meters, is, ang price niya is 4,014,000. So, ang payment term natin here is 15% in 59 months, then yung 85% is for bank financing. So, add lang natin yung VAT and then yung other charges. And then, mag-came up tayo with 4,756,590. And then, ilas natin yung reservation fee na 25,000. And then, yung 15% is payable in 59 months. So, papatak lang na 11,669 monthly lang po. So, ayun, hindi na siya mabigat. Yes. So, parang nag-iipon lang kayo sa banko, pero yung pera ninyo is hindi na-stop, kundi nag-appreciate yung value pagdaan ng mga araw, ng taon. So, this property is a long-term investment, ika nga. So, yon. So, ayan, ipa-flash namin sa screen ang aming Facebook page. Ayan. So, pakilike na ang aming Facebook page. At syempre, ilalagay na rin namin yung aming contact details para naman kung gusto nyo kaming kontakin at gusto nyo mag-invest dito sa ating South 2 Residences, pwede nyo kaming tawagan. Flash sa aming screen and comment down below kung may mga iba pa kayong katanungan. And of course, referrals are most welcome! Alright, so ayan. So subscribe na rin kami sa aming channel, YouTube channel. So ang YouTube channel ko is John Rivera and Angeline Karanyagan. So kami nga pala ang inyong property specialist at property associate ni SMDC. So don't forget to like and subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago kaming videos. And thank you for watching. See you on our next videos. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.